Hello everyone, welcome back sa isa na namang masarap na cooking session dito sa Andra Delicious Kitchen. So today, gagawa tayo ng cheesy tuna pie. So, ang mga ingredients na kailangan natin, ito, meron tayong 1.5 cup ng all-purpose flour, meron tayong 1 tablespoon ng white sugar, meron tayong 1/4 teaspoon ng salt, ito, meron ako ditong 1/2 cup ng cold butter, so ito, kalahati siya nung isang bar ng butter, tapos kinubes ko lang. Meron tayong 3 tablespoons ng ice cold water. So ito dapat malamig talaga siya. Tapos para sa ating tuna filling, meron akong tuna in can. Ito, ayan. At i-drain lang natin yan. Tapos itong 1 small can ng sliced mushrooms. Ito, siguro since isang can lang ng tuna ang gagamitin ko, kalahating can lang kukunin ko. And then, meron tayong white onion chop, merong garlic, meron tayong all-purpose cream, siguro gagamit tayo ng mga 3 tablespoons dito. Tapos, para sa ating cheese, gagamit ako ng 3 types ng cheese. Meron akong 2 tablespoons ng grated parmesan cheese. Meron akong 2 tablespoons ng grated cheddar cheese. Saka, ito, last na ilalagay natin, meron akong parmesan cheese. Mozzarella cheese. Okay guys, so start tayo sa ating unang step. So, ang una natin gagawin, yung para sa dough. Itong 1.5 cup ng flour natin. Pagsasama-samahin lang natin ang ating dry ingredients. Ito yung 1 tablespoon ng sugar. Tapos yung salt. Mix lang natin. Tapos lalagay natin yung ating cold butter. Ito. Tapos ganyan, parang pipigain natin siya para mag-mix maigi yung ating flour at yung butter. So, ang consistency na hinahanap natin is parang maging cornflakes yung ating mixture ng flour at ng butter. And guys, so well incorporated na yung ating mixture. Ito na yung ganitong consistency yung ating hinahanap. Ayan, no? Parang buo-buo siya. Tapos, saka natin ilalagay yung ating cold water. Paunti-unti lang. Siguro tablespoon by tablespoon. Tapos mix lang uli natin. Ayan. Nagbubuo na siya. So dagdag pa tayo. So ito, ipo-form lang natin siya hanggang mabuo, tapos i-rest natin. Kapag hindi pa nag-bind yung ating mixture, pwede tayo magdagdag ng additional cold water. Pero ito, ayan, nakita nyo naman na, nagdidikit-dikit na siya. Ito, no need to add water na tayo. Ito, nakita nyo, binded na siya. Tapos, kapag naka-form na kayo ng ganito, i-rest lang natin yung ating dough sa loob ng ref for 30 to 45 minutes. So, ito, i-rest ko na guys, ha. Okay guys, so habang nag-rest yung ating dough, gagawin na natin ngayon yung ating filling. Para by the time na
tapos na yung resting period ng ating dough, ready na rin tong ating filling. So start tayo, maglalagay ako ng olive oil. Ayan, siguro mga 1.5 teaspoon ng olive oil. Tapos meron akong onion. Sutay lang natin hanggang maging fragrant. Tapos, next na ilalagay is yung ating garlic. Then, next is yung ating tuna na drained na to. So, sotay lang natin siya. Tapos, add na natin yung ating mushroom. Then, add natin yung cream. Ito, 3 tablespoons to. Of course, don't forget, season tayo ng salt and pepper. Ayan, ang bango na ng ating filling. Ito, simmer lang natin hanggang sa kumapal yung ating sauce. Ito medyo may liquid pa siya eh. So, simmer lang natin. Ayan guys, so nakita nyo medyo nag-dry up na yung ating mixture. Ito. So, pwede natin lagay yung ating cheese. Off fire na yan. Tapos mix lang natin, tapos papalamigin na. So habang pinapalamig natin to, hintayin din natin matapos yung resting time ng ating dough. And guys, ready na to, papalamigin na lang natin. Okay guys, so after 30 minutes, check na natin yung ating dough. Ito, nakita nyo, well rested na yung ating dough, so pwede natin siyang inid ngayon. Ayan, using a rolling pin, ito yung gagamitin kong pang-knead. Pero kung wala, pwede kayong gumamit ng kahit anong glass na bote. So yun ang gagamitin yung rolling pin. So ito, dust lang natin yung ating working table. Pati yung ating rolling pin, ayan. Tapos, flatten lang natin siya. So, yung pag-knead, start tayo sa gitna, then papunta sa dulo.
para pantay yung ating dough. Kasi pag yung weight nilagay mo sa dulo, so manipis yung dulo natin, and then yung gitna makapal. So ayan, from the middle to the bottom to the sides, and then sa top. Tapos pwede natin balik-balik. Add tayo ng flour para hindi tumikit. Tapos nagbunin tayo. And guys, pag nakita nyo medyo nagka-crack yung inyong dough, lagyan nyo lang ng unting flour. And guys, so manipis na yung ating dough. Pwede na natin siya ngayon i-shape. So ako, ang gagamitin ko, since wala akong mold na bilog or pwede rin yung rectangular shape, ito na lang. So ayan, cut ko lang, and then twist mo. Tapos ayan, sa kabila. So yung excess na ano daw, angat lang natin. Tapos pwede pa nating init uli yan eh. Makakabuo pa tayo ng another pie dyan. Okay na guys, ready na yung ating mga dough. So lalagyan natin siya ng filling. Meron akong egg yolk dito na nilagyan ko lang ng onting-onting water. Tapos ito yung gagawin nating pang seal sa ating dough para hindi siya bumuka habang binibake. Ngayon, itong sides lagyan lang natin. Tapos ito rin yung ating gagamitin na egg wash para sa ating dough, kasi magbibigay siya ng color pag binake na. So ready na tayo maglagay ng filling. Ayan, so start tayo siguro around 1 tablespoon ating filling. So hindi natin dapat pupunuin to guys, kasi baka sumabog to pagka binake natin. Ayaw naman natin mangyari yun. So, ganyan lang. Tapos ngayon, isasarado na natin siya. So, ito, fold lang natin sa gitna. Then, using a fork, press lang natin yung sides para masilo natin. Ayan. Ayan guys, so ready to bake na tayo. Meron akong preheated 350 degree Fahrenheit sa oven. So, bibake natin siya around 20 to 30 minutes hanggang mag-brown na yung top. So, para pala mag-brown yung top, don't forget, maglalagay tayo ng egg wash. Ito yung ating egg wash. Ayan, brush lang natin. Ito yung magbibigay ng golden brown color after natin mabake. Ayan guys, so ready to bake na tayo. Bake natin siya for 20 to 30 minutes or until mag-golden brown na yung ibabaw. Okay guys, so after 20 minutes, check natin yung ating binibake. So, ito, makikita nyo.
Di pa siya ganun ka golden brown. So balik lang natin, and then check natin from time to time after every 5 minutes. So balik lang uli natin. Okay guys, so after another 5 minutes, ganito na yung kinalabasan ng ating tuna pie. Medyo nabibitinan pa ako unti sa pagka golden brown. So babalik ko siya ng oven for another 2 to 3 minutes. So eto guys, after another 3 minutes, ganito na yung kinalabasan niya. So eto okay na, golden brown na siya. So ready to cool down na yan, tapos pwede natin kainin. So thank you sa lahat mga nanonood, and don't forget to subscribe, like our videos, and then turn on the notification bell sa aming Andrade Delicious Kitchen. So thank you guys, sa ulitin ulit.